Magandang hapon po, Ma'am Julie. Okay. Yung si Mr. pupunta rito sa Pilipinas, magbabakasyon kunyari, yung pala may pagkita lang sa inyong ate. Opo. Nag-usap na ho kayo ng inyong ate? Hindi pa po. Bali 5 years na po kami hindi nag-usap. Sa yung ginawa niya po sa akin, binilak po talaga. As in, sobrang sakit po yung ginawa sa akin. Kasi in-invite ko po yun dito. Para nga, makatulong din sa kanila, gumanda yung buhay nila. Tapos ako, sagot ko, show money. Tapos hindi ko naman po akalain na gaganoon ng ate ko. Ma'am Sarah, magandang hapon po, Ma'am Sarah Jane. Yes po. Sa kabilang linya po, ng Gagaliti po, ang inyo pong younger sister. Gusto niyo po siyang kausapin, ma'am? Tagal na lang hindi nag-usap. Matagal na nga po. Ma'am Sarah Jane, Ma'am Julie, ato. Sige po, pwede na kayo mag-usap. Ano? Masala ka na? Bakit? Ano bakit? Hoy, asawa ko. Asawa ko yung ano, yung inago mo, ama ng mga pamangkin mo. Wow! Anong bakit? Te, tinulungan kita. Alam mo yan. Grabe yung ginawa niyo sa akin. Sobra. Ang kapal ng mukha mo. Sobra. Hindi mo alam na si Jury Juha, pamangkin mo, wala na makain dito. Lahat ng activities, wala. Wala kaming bahay. Lahat nasa'yo. Ang kapal ng mukha mo, sobra. Hindi ka lamang na ano? Hindi ka lamang tumigil sa kabalbalan yung dalawa? Proud na proud ka pa? Ang kausapin mo yung asawa mo. Oo, talaga? Tanongin mo kung ano yung ugaling meron ka. Oo, talaga, wow! Ang galing mo naman, huy! Huwag kang maarte! Pupok ka! Ugaling ano meron ako? Simula nang dinala ka dito, nagkagulo kami! Malandi ka! Ultimi ang suso mo, pinapakita mo! Naligo ka nga sa bathtub, sara! Kinuyos mo ba? Hubo-hubo ka? Hinahalik ka ng asawa ko, nag-react ka? Hindi, di ba? Kapal na mukha mo sabihin sa akin yan! Tigas na mukha mo! Tapos yung show money, imbis na inilihim natin yan, tulong ng tita natin yan. Anong ginawa mo? Binuko mo ako na pera ko yun. Tigas na mukha mo, oy! Oh, ano wala ko sinasabing pera mo yun. Hindi ka manandil. Hindi ko may sinabi sa kanila na pera mo eh. Kaso ikaw, pinaglantara mo sa Facebook, ninakaw ko. Di ba binalik ko kinanay? May picture pa ako kinanay. Talaga naman ninakaw mo, ibabaw, ibalik mo sa akin eh. Kasi para makakuha ka ng bank statement, para makabalik ka rito. Eh bakit niya nilihim sa akin ang pagbabalik mo rito? Dapat ang landi lang daw, kapal na mukha mo, lahat ng gamit ko, kinuha mo pa? Siyam na box, pinadala sa'yo, pa-apartment ka pa, padala ka pa ng pera, yobo? Sino yobo? Sino asawa mo? Tigas na mukha mo! Ang mga pamangkin mo, hirap dito! Kapal na mukha mo! Pero hindi naman yung asawa mo, kausapin mo. Asawa mo? Anong ugali meron ka? Hindi mo pinapagayaan. Yan na, oh, tigilan na natin to, mali to. Diba? Pero anong ginawa mo? Sige-sige kaya diba sa pera. Diba noon, nag-uusap tayong dalawa? Anong sabi mo sa akin? Hindi, ikaw ang makisama. Tingnan mo kung okay kayo, kung magbimatali kayo. Tanga! Ba't mong ginarap? Pinapangaralan kita, kaso hindi ko marunong makinig. Pangaral! Sarah Jane, kasi kanina paulit-ulit niyo po sinasabi, kausapin mo ang mister mo. Mukhang mali po ata yung mga sinasabi nyo doon para sa inyong kapatid. Dapat po, kausapin yung konsensya nyo. Kayo po, yung konsensya nyo. Kapatid nyo po yan eh. Dapat po, hindi nyo tinatalo yung kanyang mister. Dapat po, kayo po, dapat ma'am, kayo po mismong iwas. Kaso ma'am, pinapatulan nyo po eh. Alam nyo naman po na mali yun. Hindi nyo po dapat pinatulan yung kanyang mister sapagkat yan po ay mister ng inyong kapatid. At pati yung mga pamangkin po ninyo, nadadamay dito. Huwag niyo po sabihin na ano, kausapin yung mister niyo. Dapat po, ma'am, sorry ah, kausapin mong konsensya mo, ma'am. Ma'am, dapat huwag niyo na pong patulan tong si ano, si Mr. Hu. Eto ma'am, gagawa ko ng paraan na para hindi na siya makapagbakasyon dito. Para ma-blacklist na po siya. O, paano yan? Ano pong reaction niya? Papa-blacklist ko po siya, Ma'am Sarah. Sir, kasi ako po, kaming magkakapatid, kilala na po namin ugali ng kapatid namin. Oo nga ma'am, sabihin na po natin masama ang ugali ni utol mo, ni Julie. Pero that's between Julie and Eugene. That's between her and her husband. Na dapat hindi ka nagkikialam. Labas ka na po doon. Kung anong klase ugali meron si Julie na ayaw po ni mister niya, that's none of your business, madam. Diba? Dapat ikaw po mismo bibigyan ng advice dito kay lalaki na lalaki, huwag mong iwan yung misis mo. Kasi mahal ko mga pamangking ko. Yan, sir, ginawa ko po yan. Kasi talagang hindi po sila, para po silang asat pusang dalawa. Kung ganun, lumabas ka na. Umalis ka sa eksena. Huwag ho kayo makisawsaw. Yung pakikisawsaw nyo po, meaning,
Sinulot niyo po. Wala na po sila, sir. Matagal na po silang wala. Regardless, sila ma'am, regardless, ma'am. Regardless, kahit na wala na sila. Di ho ba kayo nandidiri, ma'am? Eh, kapatid niyo po yan. Mister ng kapatid niyo dati. O sabi natin, mister pa rin kasi kasal pa rin sila eh. Di ba? Dapat, ma'am, hindi. Iwas na lang po kayo. Marami pa namang lalaki, ma'am eh. Di ba? Kung gusto niyo pong malalaki, pwede naman po, ma'am, mag-antay kayo hanggang may magligaw sa inyo na wag naman po yung karelasyon po ng inyong kapatid. Di ba? Pangit naman po yun, nag-away kayo dahil kayo po ay nanulot. Hindi po maganda yun, ma'am. Ma'am Julie. Po. Para maging fair din tayo, ha? Ang sinasabi kasi ni Ma'am Sarah Jane, kinausap na raw niya noon kasi parang asot pusa ka daw kayo nitong husband mo. Wala po kami naganap na usap sa 5 years. Wala po. Wala po kami naganap na usap. 4 na taon po sila nagsama dito. Pinabayaan ko po yon. Binigay ko yung kaligayahan nila kasi nga sobrang sakit na sa akin eh. Mahalaga sa akin po yung mga anak ko. Pinabayaan ko sila. Umuwi po siya last year. Na yon, umuwi po yung asawa ko diyan. Nag-meet siya yung picture na yan sa Cebu po yan eh. Yung halika nila sa Cebu yan. Ba't ka pumayag na nagsama sila diyan sa Korea? Sabi mo para sa kanilang kaligayahan. Kasi sir, wala eh. Inano-nala ako eh. Pinagkaisahan na nila ako, sir. At saka hindi na po umuwi yung asawa ko sa bahay. Unti-unti niya pong hinahakot yung mga damit niya. Umalis po siya doon sa tinitira namin. Tapos nagsama sila okay. Factory kung ano po yung... Ma'am, paano ulit nakilala ng ate ninyo itong si Mr. niyo po? Paano silang kakilala? Hindi, in-invite ko po siya dito po sa Korea para mag-alaga po ng anak namin. Mm. Tapos 3 months po, doon ko na po nahalata na may something po sila. Tapos yung ngayon nga, nagpapakita ng suso sa harap ng asawa ko. Sabi ko, baka gusto mong i-close yan kasi nakikita ng asawa ko. Tapos yun nga sa bahay, nahalikan siya. Hindi, ako po yung nagre-react. Hindi po siya nagre-react sa mga ginagawa ng asawa ko. Tapos naligo po sa CR. Sabi ko, nasan ate ko? Sabi CR, daw pagbukas ko po, hindi close. Hubo-hubo po siya doon. Sabi ko, paano kung pinasok ka ng asawa ko? Hindi nakita ka na kubat. Tapos ayun, pag natawag po ako, hindi na nila sinasagot. Nasaan kayo? Alis 12 kung umuwi. Ganyan-ganyan. This ngayon po, ayun na. Doon po nagsimula, tapos bumalik po yan sa Pilipinas, tapos nilihin nila yung pagbabalik dito, pangalawang balik, na andito na pala yun, dito na sa Korea, wala po ko alam. Ang nagsabi lang sa akin kaibigan ko, ang ate mo, nasa Korea na, dumating na, ha? Sabi kong ganun, andito na, ayun, hanggang sa, ayun po, dire-diretso na yun. Ganito na lang po ma'am, holiday pa lang ngayon, eh, walang tao sa immigration, pero sige ma'am, gagawin ko po lahat na para by tomorrow, makakuha na po ako ng confirmation sa mga taga-immigration para mapa-blacklist itong si Mr. Ninyo. Although, sabi ni ate nyo, matagal na rin po kayo hindi nagsama, pero hindi po dahilan yon. Eh, kasal pa rin naman po kayo. So, papa-blacklist natin yon dahil kayo po ang complainant. So, base po sa inyong reklamo, eh, sasabihin ko po sa mga taga-immigration na i-blacklist po yung Mr. Ninyo. Kayang-kaya ko pong gawin yun, ma'am. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Gumawa tayo ng formal letter sa immigration. Ipa-blacklist natin itong si Mr. Eugene Ho, unbecoming of an alien or a tourist. Pupunta siya rito mag-tour para maging salawahan lamang. So, write the immigration letter, di ba? Yes po, Senator. Ide-declare po natin siya as an undesirable alien for having committed a crime dito po sa Pilipinas. Undesirable alien, tama. So, para ma-blacklist siya, hindi siya makapasok. Yes, Senator. We'll get on it na po. And we'll send to the immigration tomorrow po after the holiday has ended. Kay Commissioner na mismo? Oh, yes sir. We will address it to the Commissioner. Yes. Okay. Alright. Thank you, Attorney Garrett. Ma'am Julie, so susulatan po namin immigration para siya po ay ma-blacklist. Hindi na po makapasok yan. Unless kung kayo po ay magsasabi na ililift na yung request ng pag-blacklist. Hindi po. Kasi hindi yan titigil, sir. Hindi talaga sila titigil. Dapat nga tapos na yan. Alam naman nila mali eh. Kaso hindi na lang, hindi talaga sila tumitigil. Ayun. Okay. Naawa lang po ako sa kasi sobrang ako, okay lang po yun. Pero yung mga anak ko ba, nagdadamay ba? Tapos itong tita nila, oh, kapal na mukha. Sila may nilalamon, kami wala kaming pagkain dito. Okay, sige. Pero wag ko kayo maglala, ma'am. Okay na po yan. Done na po. Bukas na bukas po. Makarating na po yung sulat doon kay Commissioner Immigration. Ma'am Sarah. Yes, sir. Baka pwede ma'am mag-usap kayo ni Ma'am Juliet, magpakatawaran at mag-sorry na lang po kayo para... Diba? Kasi sinabihan na po niya noon pa nung bumalik ako sa Korea, hindi niya daw ako kapatid kahit kailan. Wala na daw po siyang kapatid na katulad ko. Wala ano talaga? Yan? Ang ginawa mo sa akin? Kasi hindi po siya marunong makinig, sir. Kahit ano explanation po dyan, hindi niya marunong makinig. Baby pa mga anak mo, huy! Single ako, kaya nga may
edad na ako nagkasawa eh. Buong buhay ko, anak mo, alaga ko yan, lahat binigay ko. Ang pamangkin mo, kahit 5,000 won na libre mo o nabili mo ng lollipop, wala! Wala akong natikman sa'yo. Sumasahod ka ng malaki rito? Nabigyan mo ba anak ko? Hindi, di ba? Ikaw lahat, binigay ko lahat. Baby pang anak mo, gatas, diaper, tinulong ko sa'yo. Pinapunta kita para gumanda ang buhay mo rito. Kayo, pati ng bunso. Pero ang ginawa mo, nagkampihan kayo. Huwag kang manumbat. Alam mo bang, nasabi mo ba sa kanila na pinag-aral kita? Oo, talaga? Kailan? Huwag kang manumbat. Kailan? Walang sumbatan. Kung gusto mo tumulong, tumulong ka. Pero huwag kang manumbat. Kasi ako never kitang sinumbatan na pinag-aral kita. Wow, talaga lang? Talaga lang? Oy, huwag kang magpano, gawa ng istorya. Huwag kang gumawa ng istorya, oy. Booking ka na. Gumagawa ng istorya, alam ng Diyos yan. Hindi ako gumawa ng istorya. May Diyos ka? Nag-Diyos ka pala? Pero yung ginawa kong kababuyan, nalaklapin mo ang asawa ko, wow, may pa-Diyos-Diyos ka? Uy, hadi ba? Kasi kung matino kang asawa, hindi ka palaaway, hindi ka gaganyan ng asawa mo. Pamilya namin, matino ako, nag-aaway kami pero nagbabalikan kami. Simula nang dumating ka, panay nga ang tawag mo ng polis, saka panay nga tutok mo ng kusilyo sa asawa mo eh. Ha? Huwag kang gumawa ng istorya, malandi ka. Hindi ako nagawa ng istorya, nasa harap ko kayo nung mag-away kayo. Tutukan mo ng kusilyo sa liyo ng asawa mo, sabay sampal. Gusto mo, kilala mo? Si ano, yung lalaki ako, na nag-awat, nag-awat ako sa inyo nun. Tupan naman ang mukha mo. Ang asawa mo, ang sarap ng mga anak mo. Pero ako, umawat sa inyong dalawa kasi. Apa na mukha mo, te. Teng, ateng, sobrang makapal mukha mo, teng. Bawas-bawasan mo. Ang kapal na mukha mo. Mangilabot kasi nasabi mo, Diyos. Kasi ako, alam mo ang Diyos, hindi ka papatol sa asawa ko. Hindi ka naawa sa mga pamangkin mo? Ay, grabe ka, uy. Kalat ka na, actually, kalat ka na naman dito eh. Kalat ka na rito kahit sa sinis. Saan ka sinasama ng asawa ko? Sa simbahan, kung saan kami nagsisimba. Kalat ka na doon, huwag ka mag-alala. Kalat na kalat ka na sa Korea. Ha? Anong sabi nila dito? Ang daming foreigner dito, nasa base pa kami. Ba't hindi ka umanap ng kano? Bakit kapatid asawa mo pa yung pinatos? Bakit asawa ko pa yung pinatos mo? Di ba? Wow, mahiya ka naman. Huwag ka mag-Diyos-Diyos. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng Diyos. Ha? Huwag ka mag-sinungaling. Since mabablocklist na po namin, Ma'am Julie, yung ako. Husband ninyo for being an undesirable alien, so sana po, kalimutan nyo na pong pass nyo, magbati na lang kayo bilang magkapatid. Pwede ho ba yun? Ewan ko, sir. Hindi ko alam. Okay na? Hindi ko kaya, sir. Hindi ko kaya, promise. Hindi ko kaya, ewan po, hindi ko kaya talaga. Tapos ngayon, mga kasinungulang yung sinasabi. Yes po, idol, andito po si madam na gusto pong mag-comment. Doon po kay ano, kay Sarah Jane, sana hindi mo na lang inagaw yung asawa ng kapatid mo kasi kayo ho yung nagtutulungan dapat eh. Iisang pamilya lang po yung dapat ninyong palaguin. Ano po bang habol mo sa asawa ni Sarah Jane, ay ni, ng kapatid nyo po? Ako na lang sana. Huwag na kayong puro kabit-kabit na lang dyan. Okay lang yun ba, sir? Ate, magkadugo kayo. Mahiya ka naman. Diba? Meron man naman. Ang dami-daming lalaki. Maraming lalaki dyan humiwalay. Yun na lang kabitin mo. Tumatawa pa to. Alam mo, ate, kung nagpakita ng motibo yung asawa niya sa'yo, dapat po ikaw yung umiwas kasi kapatid mo po ang asawa niya. Para po sa mga pamangkin mo, maawa ka naman. Super, very well said. Thank you, Marcia. Ma'am Sarah Jane, for yes, the second sir. Time, ang akin lang pong request, baka pwede po mag-sorry kayo, baka patawarin po kayo ni Ma'am Julie at bumalik na po yung dati yung magandang relationship na nagtutulungan. Total, Ma'am Julie naman, hindi naman makabalik na si Mr. Mo dito. So magbati na lang po kayo. Okay lang po ba? Sa akin sir, walang problema yun. Yun. Eh baka po pwede nyo po umpisahan na mag-sorry, Madam Sarah Jane. Kahit naman po mag-sorry ako sa'yo, hindi nang tatanggapin. Kilala ko po yung kapatid ko. Malay niyo po, ma'am. Why don't we try it? One more time. Malay niyo po. Total, yung gusto niya mangyari, pinagbigyan na namin na susulatan may immigration para hindi na siya makabalik dito itong si mister niya. So, doon pa lang nakita ko mukhang satisfied na po si Ma'am Julie. Go ahead, just try. Mag-sorry po kayo. Mas marami pa nga po yung ginawa sa akin. Masasakit, sir. Huwag ka na magsinungaling!
Nagdami mong sinungaling. Okay na, hindi na maawa to. Sige, mag... Hindi na, mag, sir. Ma'am, okay sir, na ma'am. Hindi. Ma'am, ma'am, gusto ko yung pagbating. Kaya lang, mukhang ayaw ata mag-sorry ni Ma'am Sarah Jane. Kaya uminit ang ulod nitong isa. Kasi kung napakumaba si Ma'am Sarah Jane, baka tatanggapin man Ma'am Julie sa nakita ko. Nag-aantay lang si... Kita ko yung, ano eh, yung reaction agad ni Ma'am Julie na hinihintay niyang mag-sorry. Nung hindi mag-sorry, nanumbat pa. Kaya sumiklab na ulit itong isa. Wala mangyari dito ngayon. Hindi natin mapagbati ito today. Not today. Maybe some other days. Some other time. Okay. Salamat na lang po muna, Ma'am Sarah Jane, sa time na binigay niyo sa amin, Ma'am Sarah Jane. Opo. Salamat po. Ma'am Julie, huwag niyo ibaba ang telepono. Kasi kukunin namin yung mga details na yan para maibigay po namin sa mga taga-immigration, yung passport niya, name, everything, na para ma-blockface. Salamat po, Ma'am Julie. Magandang hapon po, Madam Julie, ha? Thank you po.